8:25. Labas na ako. Pero, alam niyo, checking ko talaga kasi parang hindi naman ako makapaniwala kasi papakita ko rin sa inyo doon sa mismong registry kung gaano kabilis ang proseso ng pag-registro ng sasakyan dito. Specifically dito sa Calgary, sa Alberta. Umaga, kakauwi ko lang galing trabaho. Pero naisip ko, didiretso na muna ako sa ano? Sa registry. Kasi nga, yun, samahan nyo ako magparehistro ng sasakyan namin. Kasi yung maliit namin kotse, may expire ang rehistro niya ng April 30. Kaya nakita ko sa net, sa website ng registry na pwede pala siyang irehistro. Basta tumungtong na yung 1 month before yung date ng ano. So dahil April 13, so April 1 pwede na siyang i-register. Tapos pagkagaling kong trabaho, may ma-accomplish na kagad akong isang bagay. Kaya naisip ko na yun na muna yung uunahin ko. So bababa ko lang tong gamit ko. Bababa ko lang tong bag ko. Diretso na rin ako dun. Ang kailangan lang natin pagka magpaparehistro tayo, kagaya na nasa website, kailangan dala natin yung proof of insurance. Tunayan na insured yung ating sasakyan. Na active, na insured siya right now. And yung... sabi doon, mas maganda kung dala na rin yung old na registration. Or yung current registration yung ngayon. Para mas mabilis daw. Ano? So, syempre, dadalhin na natin yan. You see? Yun lang naman ang requirements. Napakadali, ano? Alala ko sa Pilipinas, meron pa tayong mga emission. Dati yon yung emission lang, ano? Eh ngayon parang mas naging komplikado na, parang before kami umalis eh, ang dami ng pakulo ng LTO na before marehistro yung sasakyan, ano? At napakagastos. So dito is ganun lang. So mamaya papakita ko sa inyo yung sa website para makita natin magkano ba yung babayaran. Tsaka papakita ko rin sa inyo dun sa mismong registry kung gaano kabilis ang proseso ng pag-rehistro ng sasakyan dito. Specifically dito sa Calgary, sa Alberta. Okay, samahan niyo ako. Bye! O, diba? 8:10. Alis na agad tayo. Diretso na talaga. Ito pa yung jacket ko pang trabaho. Tsaka to, naging ano pa rin ako, nag-jacket pa rin ako kasi tag dito, medyo chilly, no? Yan. So, pupuntahan natin ngayon yung Southland Registry. Yun yung malapit lang dito. Malapit lang dito, parang mga dalawang kanto lang galing dito sa bahay. So, ganun. Usually, ang pinipili natin kung saan tayo nag-asikaso, eh kung alin lang yung malapit sa bahay natin, no? At marami yan dito sa Calgary. Bawat lugar merong registry. Pero itong Southland Registry, dito ako nagre-rehistro ng sasakyan. Dito ko kinuha yung plaka ng kotse namin. Pero hindi ako dito nag-apply for road test. Okay? So ibang registry yung pinagbukan ko ng road test. Pero nung kumuha kami ng learners, pagdating namin ng Canada nung 2021. Kasi pagdating namin noon, ready na kami eh. Alam, nag-aaral-aral na kami eh. So, ang pinagkuhan na namin is dito, yung malapit na sa bahay. Ginugol ko lang kung alin yung pinakamalapit na registry. And then, dito nga kami kumuha ng learner's exam. Okay? So, yun yung sa computer yon, upo ka doon and magsasagot ka at may target kang score. Okay. Pero yung ngayon, yung gagawin natin is walang kagnayan sa driver's license, but tungkol sa rehistro, no? Rehistro yung car registration renewal. Nakakatuwa nga pala dito yung renewal, ano, kasi makakalimutin ka, mamimiss mo yung renewal, di ba? Pero ngayon sa registry or pag nagpunta ka, pwede mo nang sabihin na padalhan ka ng reminders, either email or text message. So hindi ka na makakalimot sa
registration ng sasakyan mo kasi magte-text na automatic sa cellphone mo kapag ka malapit na. Okay, sige, samahan niyo ako. Tingnan natin kung ilang minuto ang i-take bago tayo makapag-registro. Yeah, no? So 8:15 tayo umalis ng bahay. Anong oras na ngayon? 8:20. Dito na agad tayo. Actually, mas matagal pa itinigil sa stoplight. Ito nga pala yung ano, yung pinupuntahan ko ang registry. Tingnan ko makita dito. Yan, Southland Registries. Dito lang yan, malapit sa amin. It's 8:21. Pasok na ako, guys. Just the in the accent. Just 1 year. Sorry, how much? $93. Thank you. That's it. Okay. 8:25. Labas na ako. Pero alam niyo, checking ko talaga kasi parang hindi naman ako makapaniwala kasi kinuha niya yung booklet ko. Hindi ko alam kung pinalitan na niya ng bagong registration ba to or 20 expiry April 30, 2024. Tama ba? Ngayon ay 2023. So tama. Bago na nga yun. Bago na nga yung in-insert niya dun sa booklet ko. Dun sa ano yung tawag dun? Jacket? Yung ID jacket? Nilagay na niya yung bago. So ilang minuto yun? 5 minutes? Ibang klase talaga. So ano nangyari dun? Tinawag niya. Pagkakuha ko ng number, tinawag niya ako. Tinawag ako nung nasa counter. Tapos tinanong niya ako anong kailangan ko. So sabi ko vehicle registration renewal. So ang tinanong lang niya is same address. Sabi ko yes. 1 year or 2 years. Sabi ko just for 1 year. And then sinabi na niya kung magkano babayaran ko. So pagka sabi ng magkano, nilabas na niya yung ano, tapos nagbayad lang ako. Tapos kinuha kasi niya guys yung ano ko. Ito yung jacket ba. Tapos nandito kasi nakalagay yung ano, yung registration ko tsaka yung insurance ko. Sabi niya, huwag mo nang tanggalin. Huwag mo na niya tanggalin. So siya na yung nag-ano nito, nag-encode sa computer, tiningnan yung detalye. Then ibinalik niya sa akin, kasama yung resibo na pinagbayaran ko. Sabi niya, okay na. Sabi ko, paano okay na eh? Hindi ko naman nakita na nag-print siya ng bagong registration. Pero ang bilis guys, na-print na pala niya. Kasi chinek ko nga itong binigay niyang papel para makasigurado ako. Sabi ko, tingnan ko nga yung bagong expiry kung nagbago na ba. So nakalagay nga dito is April 30, 2024. So nagbago na nga. Ito na nga yung ano, hanggang next year na nga ulit siya. Ganon kabilis guys. Ganon kabilis dito. Lang niya. Tiningnan niya lang eh. Tinanong lang niya kung same address eh. Tapos nagbayad na. Ganun lang. So yun, no? Nakita nyo kung gaano kabilis. So basically ay wala pang 5 minutes. Ayan, ipapakita ko ngayon sa inyo yung website ng Southland Registry. At para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga services nila and even yung online services nila na in-offer. Dito nga pala, let's say sa Calgary, marami ditong registry. So kayo na yung bahalang pumili kung saan kayo malapit. Usually, so yun yung pinipili natin na registry kung saan tayo mag-aayos ng ating lisensya o kaya naman ay renewal ng registration. So makikita natin dito sa loob ng website ng Southland Registry, pwede tayo dito mag-asikaso ng driver licensing,
vehicle registration tsaka corporate registry. Hindi ako masyadong sure kung ano yung corporate registry. So buksan natin yung vehicle registration. At makikita natin dito sa screen na to kung ano yung kailangan mo lang gawin or dalahin kung ikaw ay magpaparehistro ng sasakyan sa kanilang opisina. Okay, kagaya dito, napakasimple lang, no? So kung ikaw ay magre-renew ng inyong registration, you must come into our office and just bring proof of insurance. Yun yung tinatawag dito sa Alberta na pink card, no? Ini-issue yun ng insurance company. And just bring your previous registration para mas mapabilis yung pagpoproseso ng inyong car registration renewal. Pero ito pa yung mas interesting dito, no? Kasi nga, di ba, sinasabi ko sa inyo na dito lahat na ng mas madaling way ginagawa para mas mapabilis ang mga proseso. Sabi dyan, dito sa bottom, you can also now renew online. So kung busy kayo talagang tao at wala kayong time para pumunta at mag-spend ng ilang minuto doon sa kanilang opisina, pwede na rin kayo mag-renew online. So pag sinabing online renewal, pindot-pindot lang kayo dyan. Kiin nyo lang kung ano yung mga personal information na hihingin sa inyo ng website. At yun, marirenew nyo na yung sasakyan nyo. Hindi nyo rin kailangan dalhin yung sasakyan nyo sa opisina or whatsoever. Ganun lang kasimple. Napakadali lang na proseso. Kung curious naman kayo sa kung magkano ang mga fees sa mga services sa registry, ito yung list na mga services na ginagawa nila. At yung mga fees, papakita ko sa screen. Yan. So, nandiyan na lahat. Driver's licensing. Yung, let's say, may hingi kayo ng report about a certain vehicle na gusto nyong bilhin. Knowledge test na nandiyan is $17. At ito naman, kung kukuha kayo ng license, driver's license, ito yung mga fees na babayaran nyo. Depende kung anong klaseng license. Usually, after ng knowledge test, is mag-a-apply kayo ng Class 5 GDL. So, basically, dito, kung kayo ay nagdadrive na sa Pilipinas, kapag kapasa nyo ng knowledge test, bibigyan kayo ng learner's license. At after a week or two, i-challenge nyo ngayon yung road test para kayo mabigyan ng either Class 5 GDL or Class 5 Advanced. So guys, ayan na nga, no, yung pinagbayaran ko kanina. So $93 para sa isang maliit na vehicle for 1 year registration. Pwede kasi kayong kumuha ng 2 years. Nasa sa inyo. Tatanungin naman kayo kung gusto nyo ng 2 years. Kinuha ko 1 year na lang. Ano. Hindi ko alam kung magkano yung charge kapag 2 years. Pero syempre, expect nyo na mas ano yon, mas mahal yun. Ano? Mas may dagdag yon sa 93. So, yun. So, ang bilis lang. Ano? Kung makita nyo dito, by, pumasok ako ng registry ng 820, di ba? And by 824, 8:24 and 55 seconds. Eh, nagbayad na ako. Meron na akong resibo. So, ganun lang kabilis. Ayun yun. 4 minutes yung transaction namin. Ganun kabilis, guys. So, sangka pa. Ganun lang po ang nagre-registro ng sasakyan dito sa Calgary, Alberta. Hindi ko po alam sa ibang province kung paano ang way. Pero siguro naman halos hindi na rin nagkakalayo. Halos pare-parehas lang din. Minsan may pagbabagal din. Depende kung maraming tao. Pero dahil nga, kaya sinamantala ko na yung maaga eh. Kasi alam ko, wala pang masyadong tao ngayon. Kasi lahat ng tao papasok pa lang sa opisina, di ba? Ang nakakatawa dito, open sila hanggang alas 8 ng gabi. Kasi nga, di ba, hanggang alas 8 ng gabi. Or minsan nga, hanggang alas 10 ng gabi, maliwanag pa dito sa lugar sa Canada. Kaya sinasamantala yun, nila yun, ano? Late na sila nagsasarado. So, ang problema mo nito, kung magpupunta ka ng, let's say, 5 p.m. hanggang doon, sa 6, 7 p.m., eh, asahan mo na, napakadami na ng tao noon. Kasi, syempre, lahat ng tao, yun yung available time nila, di ba? Pero ang isang maganda dito, guys, eh, napaka-convenient talaga kung wala talaga kayong time para pumila. Merong online renewal. Actually, meron ngang auto-renewal pa akong nakita eh. Na automatic magre-renew na yung registration mo eh. So, ganun ka
pinadadali no yung mga bagay-bagay dito. Napakaganda kasi nung sistema nila. At walang fixer, walang cheat, walang lagayan, 'di ba? So yun. Salamat sa pagsama. At yun lang ano, ang gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kabilis ang proseso dito ng pagre-rehistro ng sasakyan. So thank you for watching and please don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you on the next video. Bye.